Hello guys, magandang araw po sa ating lahat. So nagbabalik ang Workshop Fix Video Caliber. So ayan, so kumusta pong lahat? O sa mga bagong manonood pa lang dyan na hindi nakakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel. Then pa-comment, then pa-like, and pa-share na rin po sa iba nating mga kababayan, mga Pilipino. Yeah, so paki-visit nyo rin ang ating Facebook page, Video Card Repair. Yeah, search nyo lang Video Card Repair, yung may logo na bilog na Workshop Fix. Yeah. Tapos palagi tayong nagla-live sa Facebook kapag wala tayo sa YouTube. Naka-live tayo sa Facebook Repair. Yan, sa ang Facebook ko po ay Ka Jonathan Octesa. So nagla-live repair po tayo doon. So visit nyo lang po 'yon. Ito guys, may repair tayo dito. This is from Laguna. Yan, this is Gigabyte RTX 3070, 8GB gaming OC po siya, for OC edition. So yan, from San Pablo City, si Barangay Purbi, Barangay Tubi, San Pablo City, sa Guadalupe daw. So alam ko to kasi dati po akong taga San Pablo City bago tayo napunta ng Taguig. Since 2005 hanggang 2012 sa San Pablo City po ako nakatira. Ayan. So shoutout kay Sir John Albert. So, ito na po yung ating re-repair na video card. Ayan. So, shoutout natin yung mga taga San Pablo dyan. Yung mga kaklasiko sa DLSP. Dalubusan Lungsod ng San Pablo. Na dating DLSP. So, iba na ngayon ang pangalan nun. So, shoutout natin sa aking tropa dyan. Kay Richard Carion. Then, shoutout din kay Jan Francis Caridad. Yan, ang ating tropa, mga kababayan ko dyan. Okay, shoutout din natin si Ka Arnel Castañeda. Yan, ang aking tatay-tatayan po dyan sa San Pablo City. So, napakabait po noon ni Ka Arnel Castañeda. Okay, so start na natin i-repair ito. Okay, may pangalan siya guys, pero I cannot open that. Okay. So, we need to... Okay, saan ang start? So, dito. Labas na natin to. Ano kaya nakalagay na problem? So, may nakalagay dito, capacitor MOSFET. Hindi ko alam bakit siya nagbanggit ng capacitor MOSFET. So, search ko lang yung ano. Search natin yung... I-search natin yung... pangalan ng customer. Hindi bilao ko, marami ang bilao. So, ito. So, na-upload tayo sa YouTube channel natin. Okay, pangalan na ito ay, so number natin, 635. Sa kay Kes Mercado. Ayan. Kes Mercado na pangalan sa kanya. Bali, pinaano lang ito guys. Siguro may kakilala siya dito sa Taguig. Kasi hindi naman to pinalalamog galing San Pablo City. Pina-LBC niya siguro. Kasi yun ang naka-address eh. Ayan. So, wala nakalagay kung tama ba? LBC ba to? So, wala naman nakalagay eh. So, sabi lang dito. Rider. Tama guys. So, pinalalamove lang siya. Okay. May customer na nag-chat. Sige po. Salamat po. Ayan. So, salamat po. Ayan. Nag-chat si Sir Galang. Okay. Okay. Nag-chat si Sir Galang, guys. So, wait lang, guys. Pasensya na kayo at may hinahanap tayong customer. Nag-i-inquire kasi. Ayan. So, buksan na natin siya. Okay. Ito siya, guys. Pinalalamove lang pala to. Siguro may kakilala siya dito sa, or may trabaho siya dito
sa Maynila. Pero taga San Pablo siya. Yan. Kasi address niya San Pablo City. Yan. So, balik lang natin to sa lagayan. Para hindi masyadong mahirap. Okay. Bibili mo na ako marindahan. So, ito siya guys. Okay, tingnan natin kung anong problema. Okay, yung 12 volts, PCIe. So, let's see. Okay. Ah. Diode pala dapat. Okay siya. Present. Good. So, present. Good. So, yung ating data clock dito. So, okay naman. So, yung ating dito naman. 8 pin. So, good. Ah, 6 pin po pala. So, yan. Good po siya. 8 pin. So, walang problema. Ano kaya ang problema nito? So, good siya, guys. So, hindi ko alam kung anong issue. Ah, dito pala. Hindi ko pa natingnan. Yan. So, check natin dito. Yung ano niya, baka open. So, present naman siya. Okay, good. Good din. So, walang nakalagay kasi ano, ano ng customer. So, nakalagay dito, ang tanong lang naman, problem po, para po siyang shorted kapag ginagamit sa PC. Ayaw po magdiretso ng bukas ng CPU. So, ayaw daw magdiretso ng bukas ng CPU. Pero hindi naman shorted dito. So, bakit kaya? Para daw siyang shorted. Ayaw daw magdubukas ng CPU. Ayan. Ah. So, yun yung nakalagay na problem, guys. Pero, ano siya? So, open nga natin. So, bakit kaya? Ah, madumi siya, guys. Oh, madumi. So, buksan natin, guys. Ah, super dumi na pala nito. Binuksan na yata siya. Nabuksan na. So, open muna natin siya, guys, para malaman natin. Kasi according sa message niya, ayaw daw mag-open ng anong. Baka kasi bigla mag-short circuit, dumami pa ang sira. So, pagbasihan natin yung sinabi ng customer para ma-identify agad natin kung anong issue. Yan. So, yung mga ganito guys na Gigabyte na RTX 3070. Maganda tong repair. Yan. So, siguro nasa 80% ang success rate ko dito sa repair. Ang 100% natin, SOTAK RTX 3070. Wala pa akong palya dun guys. Sa repair talagang lahat success. Ang repair ko dyan sa SOTAK. 100%. So, dito, mayroon tayong mga repair dito na hindi success. Talagang yung iba, GPU chip din talaga yung sira. Yan. Ayaw matanggal. Ayan. So, medyo madumi na rin siya. So, tanggalin natin to. So, hindi natin dapat isama yung ano niya, yung kanyang adapter. Pag tinatanggal, hindi ko siya sinasama. Ba't ayaw matanggal? Dinikit yata. So, hindi po kasi siya pwedeng isama kasi pag nagkabaliktad, pagbalik, dun mayayari. Para siya nakadikit. Yan. Yan. Napakahigpit niya. So, ayan. Madumi po siya. Ayan, as you can see. So, alamin natin. Bakit tayo mabuhay? Ah, may bloated yata ito. Tingnan natin. Parang may napapansin ako dito yung bloated. Ah, ba't ito? Malinis naman. Ah, binaliktad na. So, binaliktad na guys yung ano. So, binuksan na nga siya. Yan, hash. Ah, binuksan na siya. Baliktad na yung pagkakalagay. Yata dito. Baliktad nga baga? Ah, hindi. Tama.
Nakadikit pa siya. Kulang pala ang baliktad. So, yan. Remove natin to. Galing na siya sa repair, guys. So, ito, may na-repair na siya. Ito. Medyo bloated siya, itong IC na to. This is a BRM IC. So, kita natin, bloated po siya. Ayan. So, na-repair na po siya before. Kasi may nagkulay ano na siya. Tapos dito, na-repair na din siya before. May missing parts? May missing parts pala tayo. So, ito siya, may missing part. Ayan lang, may missing part tayo. So, walang sinabi yung customer. Siguro ano na to, maka pinagawa dito sa Maynila. Kaya nandito siya sa Maynila. Tinapay na lang babe sa akin, munay na tinapay. So tingnan natin kung bakit hindi nagawa nung naunang nag-repair sa atin. Yan, again-again na naman to. So, may repair tayo kahapon na Inno 3D RTX 3070. Yeah, from Batangas. So, pinagawa nung customer dun sa Batangas. Ang pangalan nung shop ay Tech Ninjas Batangas. So, sabi niya, GPU IC daw ang sira. Pero, hindi naman yun yung sira. So, na-repair po natin dito. So, may vlog po tayo nun sa YouTube channel natin. Inno 3D. So, i-upload po natin yun. Ayan. Tapos, pinaim ko siya. Tapos, sabi ko, nag-thanks lang ako. Sir, thanks for GPU repair. Yun yung una kong message. Tapos, sabi ko, nandito na po yung GPU na pinagawa ng customer sa'yo. Nagawa ko po, sir. Alam nyo, in-screenshot niya, guys. Yung una lang na chat ko. Tapos, nakita nung katropa natin na technician doon, na ligit technician, ni Sir Moderaso, ni Sir Mark. Nagtanong si Sir Mark sa akin, ligit ba yan? Nakala niya, pinopromote ko yon ng technician na yun. So, hindi ko po siya pinopromote yung... So, hindi ko po pinopromote yung Tech Ninjas Batangas. So, hindi ko po siya pinopromote. So, tinanong kasi ako ng mga ka-technician doon na kung pinopromote ko daw. So, hindi po. Pinost po ako ng customer yung kasama yung picture ko na wala without my authorization. Okay? So, hindi ko po pinagagamit yung pangalan ko pagdating sa GPU repair. So, pinost niya po kasi yung aking pang ano. So, hindi pa niya tinatanggal. So, may message ko na lang siya. Na, pero no need to remove my picture. So, hindi naman big deal para sa akin kasi ang ating repairing is talagang nakasangka lang talaga yung ating muka sa online. Pero ang hindi ko lang gusto doon, ginamit yung pangalan ko para sa paghagilap ng customer. Okay? It's not good for me. It's good for ninjas, for tech ninjas, and ninjas Batangas. So, yun lang ang ano. So, ayan. Missing po pala siya ng isang IC dito. So, ano natin siya. Pakita ko sa inyo. Ayan, may mic pa tayo. Minsan kasi, no, biglang nagbabrand out o nalulobat yung ating mic. Okay, pakita ko sa inyo yung missing parts. So, galing na po ito sa repair. Again, ulit ko lang. Yeah, so, ito po yung missing. Ayan, as you can see. Yan, puro dilaw na po yung capacitor. Yan. Yan. So, ginalaw na yung mga MOSFET. Ayan, puro flux na to. Flux, flux. So, nagalaw na yung mga MOSFET. Yan. Tapos, missing po dito ng PES, ha? Ayan. So, wala naman po siyang shorted. Ano, guys? Ginalaw din niya tong ano. So, tinanggal niya na rin to. So, it's not a good idea sa paggalaw po ng ganyan. Tinanggal niya na ako kasi yung hinang hindi na original. Ayan. So, sinundot niya na rin yung mga... So, nagkaroon siya ng tester sa... Parang kinilip niya itong BIOS. So, baka nag-replace na siya ng BIOS. Ayan. So, baka nag-replace na siya ng BIOS. Ayan, overheated siya. So, ito siya guys, oh, bloated ito. This is Belen, no? So, bloated siya. So, possible ba kaya siya nagsha-shutdown? Tapos, ito siya.
sunog na yung kanyang kapasitor. Pansin nyo yung plastic. So, hindi niya pinoprotektahan. Yan. So, pan-checking naman, no? Shorted siya, guys. Muna tayong shorted. So, ang mga memory, kumusta? So, dalawang pyesa yung papalitan natin. Hindi na. Iba na ang lasa niyan. Masyado ng ano yun. Ano na lang, yellow na lang. So, ayan, papalitan natin, guys. Yun muna. Ito, dalawang IC. So, medyo mahal lang yung IC nito, guys. Mahal pa yung IC na ganitong itsura. So, ayan, dalawa, palitan natin. Lalagyan natin yung missing. So, toasted siya, guys, oh. Super, oh. So, hindi niya pinoratiktahan, guys. Galing na pala sa technician. Nasunog-sunog na yung mga pyesa. Oh. Noong nilalagyan lang ito, guys, ng protection. So, meron ako dito ng ano eh. Nakakabili naman ito sa mga hardware. Yan. So, lalagyan lang natin yan ng protection. Yan. Para hindi masira. Kaya lang, walang diskarte yung tumira. So, hindi niya nilagyan ng protection yung ano. Yan. Sayang. Pumapangit po yung yan, pangit na tuloy nung ano. So, hindi ko alam kung anong klaseng heat temperature yung ginamit niya. Yan. So, pangit na lang tuloy. So, kailangan kompleto ito, guys. Hindi natin siya pwedeng hindi kompletohin. Hindi naman sinabi ng customer na galing na pala sa repair. Chat ko na lang siguro siya. Hindi niya sinabi sa akin na galing na. Importante kasi, guys, yung background. Kung anong mga ginawa nung naunang nag-repair. Gaya niyan. So, lagyan po natin ito ng ano. Lagyan natin yan ng MOSFET. So, meron naman ako nyan. Kaya, walang problema sa MOSFET. So, palitan natin yan. So, missing. So, ayan. Pag inanong customer, so, ito yung ating video. So, videoan na lang natin. So, BLN, no? So, meron tayo dyan, MOSFET. Dalawa. Okay. Medyo makiipot lang ito. Halos same lang to ng ano, ng Inno 3D.
So nagcha-chat na yung ating customer. So, okay, proceed na natin. Saan repair shop kaya ito galing? So, tinatanong natin kung saan galing repair shop. Oops, natatanggal. Okay, proceed tayo. So, position nito ay ganun. So, temperature natin. Taasan na natin para huminit ng maayos. Ay. Mangat. Okay, ito press natin. Okay. So yung isa itong nandito. So ginalaw na rin to. Itong isang IC na to. Tsaka ito. So ano kaya ito nakakapit pa? So, nagalaw na to eh. Mukha naman nakakapit pa. So, retouch natin. Sabi niya, dito si Sir San Pablo, pina-pull out ko na gawa nang hindi ako nandate kung kailan niya maayos. 3 weeks na nandun sa shop niya. Kaso, lot.
Ah, so galing siya sa JCPM Comshop. Yeah, so galing siya dun sa DC Comshop. So, yun ang sabi ng customer. So, ito ay okay, masyado mataas yung temp. Okay. So, galing siya sa GCPM. Ayos ah, GCPM shop. May bago na palang shop na ganun sa San Pablo. Sa so, palibasa, matagal na akong hindi dyan napupunta. Kaya hindi ko na alam yung mga ano. Hindi na ako matagal na akong ano. Pero napapasyal din naman ako sa San Pablo City. Hindi ko lang ano yung shop kilala. Hindi ko makita, makuha. Palitan natin ng tip. Smallest tip natin para masungkit natin yung yeah, so good. Sungkit na natin. Asan nga natin? Hindi ko mahuli. Okay lang, nakadikit. Kailan natin yan. So, hindi niya siguro kaya nung nag-repair. Kaya, pinull out na ni sir. Sabi niya, sa San Pablo City. Pinull out ko na gawa ng hindi sir mabigyan ng date kung kailan matatapos. So, hindi kaya nung nagre-repair siguro. Kaya, pinull out na niya. Yan ang sabi ng yan. I think okay na to. So, hindi ko lang yung alam yung iba kasi yung iba ginalaw kasi nila lahat eh. Ginalaw nung technician na dumali. So, yun lang ang problema eh. So, sana madali pa natin to. Dilaw na siya oh. So, linisin na lang natin. Tapos itong isa. Yeah. So, pag ganito yung kuha natin para yung hot air hindi tamaan. Hindi tamaan yung capacitor, electrolytic capacitor. Sixtel.
Tapusin muna natin to, may nagcha-chat kasi. Tapusin ko muna to. So bloated to, papalitan natin. Asa na yung isa? Oh, wala na yung pyesa. Ayun. Sa ilalim pala. Okay, so ang pin 1 ay dito. So ganyan yun. Style. So ayan. Galing natin to. So ang problem lang sa ganito, yung mga nagbe-bloated yung ibang parts. Ito malimit pag nagpalit ka nito, nitong MOSFET na to. Yan. Pati itong dalawa na ito at saka ito. Yan, nagbo-bloated yan pag nagpalit ka sa ibang MOSFET. So, sana hindi mag-bloated itong isa na to. Para hindi tayo masyado marami ang papalitan. Kasi ginalaw eh. Marami na silang ginalaw eh. Yung nag-repair. So, next. Tarani na natin to. So, ganito. Gantong linshot yung ating tirada. So, ito ay bloated. So, palitan natin siya. Luba natin itong kabila. Masyado palang naiinitan. Ito lang yung pangit. Kailangan kasi pag isang beses ka lang nagpalit. Pag ganito nakakailan ka na, mabubloated kasi yung capacitor. Kaya dapat palit lang. Kaya ito kasi bloated na to eh. Ibig sabihin sira na tong IC na to. Maaaring hindi siya shorted. Pero bloated na po siya. Sabi ng customer daw, namamatay daw. Hindi nabubuhay yung PC. So possible, baka ito. So, matagal pa siya matanggal. So, taas natin sa 80. Lapit kasi sa CPU. CPU na itong katabi. Kaya matagal siya matanggal. Yan. So, okay na. Ready remove. So, asan yung isang? Saan ko nilagay yung isang IC? Ah, wala nga pala. Missing nga pala yung isang IC. Ayan. So, tanggal na natin. Lagyan na lang natin ito ng hindi na natin kailangan i-retouch yan. So, ito lang. So, katalo na yan dyan. Gagandahan lang natin yung pagkakalagay. Yan. Kung mainit-init pa. Yeah, so ipipress natin siya. Pagka ano? Ito.
para lumapat. Okay. Sweet, hold down. So remove na natin 'to. Sana hindi nag-bloated. Okay, so hindi naman. So lagyan natin ng flux. So remove natin. Oops. So okay na. Na. So, yung likod niya, eto. Ba yung ano na ito? So dito, so yung pin 1 niya dito. So dito yung buo, tapos dito. So pin 1 dito. Ha? Wait lang. Init ng ano? Ang init ng panahon. Super. Okay, clean up. So, tagilid natin siya para maganda. So, itsura nito, check na lang natin. So, ang itsura niya ay ganito, baliktad. So, ganito ang itsura sa pagbinaliktad. Okay. So, buo yung kabila. So, okay lang nakadikit yan. Kasi buo yung kabila. Okay. So, malagay itong palibot na to sa kabila. Yeah, so good. So far, so good. Kayang ano nito. So, alamin natin. Oops. Okay. So, ano pa kayang ginalaw dito? Sana hindi masyado nagalaw nung nag-repair. Kasi hindi na natin alam yung mga pinakailaman. Try natin. So yung memory natin, tingnan natin yung shorted. So hindi naman.
Okay naman yung ating memory. So 12 volts natin. So okay, 12 volts. So good. Okay, good. So ito siguro ang 1.8. Okay, present. Ito, 1 volt. So okay lang yan. So ito ay 0.6 sa power phase na to. DRM MOS phase. So ito yung memory natin. Yung supply ng memory, voltage supply, tapos ito ay memory phase na, BRM phase na. Memory phase yung dalawa, then B-core and B-sock yung sa ilalim siguro. Yan. So hindi ko alam kung ano, basta may B-sock dyan, tapos may B-core, then memory phase, dalawa. Basta yun na yun guys. So no need to, ano. So let's see. So try natin. Temperature nga natin. Mainit pa. Okay. Mainit pa ba? So, hindi naman siya ganun kainit. Okay. Let's try. So, sana maging okay po. Para hindi masyado malaki ang cost. Ang nag-aalala lang ako dito guys, nag-aalala lang tayo ay dito sa may mga tinanggal kasi dito. So, in-inspect ko naman, kaya lang medyo hiwit yung pagkakabalik ng MOSFET. So, sana lapat na lapat. So, tingnan natin, makikita naman natin kung magpipil siya. Yun nga lang, medyo nakakalungkot. Madadami yung, mahal kasi yung ganitong klase ng MOSFET. Yan, yung mga latest version pa kasi siya ng MOSFET. Ay, sana hindi ni-replace yung BIOS. Kasi may parang kinilip yung BIOS eh. So, ayan. Try natin. Power on natin siya. So, memory. Thermal camera. Reader. Ayan. So, ito yung ating video card. So, abang natin. Okay. So, tingnan natin. Sana maging good po. So, abilisan lang. So, let's power on. Okay, uminit. Okay, mukhang may display. Okay, may display. Okay guys, so uminit siya. Pinatay ko na muna. Show natin sa inyo yung... So, lagyan ko muna natin ang ano. Ito to. So, success siya guys. So, hindi ko alam bakit hindi nadali. So, again. So, sunod-sunod guys yung nag-repair natin ng RTX 3070 na mga galing sa technician sa ngayon. Mga hindi na repair, mga hindi na dali nila. So yung isa nga eh galing ano eh yung Inode 3D kanina na repair natin. Dito siya guys, naka LVC na siya. Approved na lahat ng may-ari yung customer. Yan ano. Yan. So ito yung ano. Sunod-sunod din kahapon, isang araw, RTX 3060 Ti MSI ganyan. So, ganda guys. Manas. Sana araw-araw ay RTX 3070. Mas maganda kasi kaysa ang kita sa ganito masyadong malaki ang kita. Yan, sa video card repair. Okay? So, let's power on natin. Show ko sa inyo. Let's power on. Yan. So, hindi natin masyado ibabad kasi ito ay mabilis mag-init. So, show ko sa inyo. Yan, DC bench. And guys, as you can see, may display po siya. So, hindi natin siya bababad. Okay? Power off. Kasi itong ganito guys ay masyadong... very sensitive. Yan. So, ngayon, may pinalitan tayo. Dalawa, guys. Yung dito at saka dito. So, mayroon pa yan, sir. Guys, next. So, ito, gumagana siya. May display. Basis, kagaya nung ni-repair ko kanina kahapon. Pala kahapon, guys, na Inno 3D RTX 3070. So, bumigay yung yung dalawa dito. So, ganun siya eh. Pag nagpalit ka dito, yung natitirang dalawa dyan. Pag hindi bumigay, good siya. Pag bumigay, yun, papalitan mo rin talaga siya. No choice. Minsan 3 pieces. Medyo mahal yung ISIS na gano'n. Pero, ganun talaga ang buhay. So yan, send na natin sa customer for pricing ng repair. Then, kasi magpapalitin tayo ng thermal pad. So yan, ano natin sa customer. Papalitan natin ang thermal pad. Thermal pad at saka thermal paste. Yan. So, ito ay may size ito na so, ang size ng thermal pad nito. Guys, depende sa ano ha, sa modelo ng ano ha, sa series, sa version. So, hindi po siya pare-parehas. Kagaya nito,
So, ang nakalagay po dito is, I think this is 1 mm. 1 mm ito sa ibabaw. Then, meron pa dito eh. Asa na yung nandito? Ah, ito yung sa... Ayan. So, ang ginamit dito, ano lang siya? Parehas lang siya, 1 mm. Parehas lang 1 mm po yung ginamit. Yan. Ito, 0.5 mm to. Itong dito, sa side na to. So, ginagawa ko dyan, guys. Actually, nilalagyan ko yan dito ng ano eh. Hindi na pala natin dito, kagaya ng ibang video card, nilalagyan dito ng thermal pad. So, yan. 1 mm at saka 0.5 mm. 0.5 mm. So, yun yung nilalagay natin dyan. Ayan, guys. Sakto lang naman. Tama ba? May panukat naman tayo guys para hindi mahirapan. So, sinusukat lang po yan dito. Saan yung panukat natin? Ayan. So, madali naman siyang alamin kagaya nito kung gaano siya ang height. So, this is 1 mm yung panukat natin. So, ang pwede natin siyang ilagay ay 1 mm. So, pwede siya. Actually, pag 0.5 kasi, negative. Ito yung 0.5. Yan, masyadong mababa. Ano kasi nito, ang original factory is 0.75 dapat. So, 0.75 na thermal pad. Kaya lang, hindi naman available sa atin yung thermal pad na 0.075. Kaya 1 mm or 0.5 lang yung available. So, ilalagay natin ay 0.5. Pwede yan. Mapipress pa naman siya niya. Tapos dito, ang available dito ay 0.5. Yan. Kasi this is a memory paste. So, 0.5 yan. Na ilalagay natin. 0.5. Alam ko 0.5. 0.5 po ang nakalagay dito. Ang nakalagay alam ko kasi dito is dito 1 mm parehas. Yeah. So, yan ang ato ng ano natin guys. So, ito ay sasalang ko lang guys sa ultrasonic cleaner para malinis. Ayan. So, ito lang. So, ito hindi na natin kailangan i-ultrasonic cleaner kasi ang problem kasi pag in-ultrasonic cleaner natin, nasisira kasi yung ano, yung mga sticker, dikit. Pag mapangit siya, ito ay kaya na to sa linis ng paintbrush tapos pang cleaning. Yeah. So, ito lang in-ultrasonic cleaner natin yung PCB para hindi masira yung hitsura nitong casing. Pag na, ano, nasisira kasi siya, so napupuna ng mga customer ko na ganun, nagkakaroon ng damage yung ano. Kasi sonic cleaner kasi yun. Yeah, mas matindi yun eh. Sa, kaysa sa mga punas-punas lang. Ayan guys, so yan ang ating repair as of today guys, may display na siya. So, i-show ko na lang sa inyo yung stress test later. Ano po? So, pakita ko na lang. Ayan, so pinalad pa rin po tayo, salamat po sa Diyos sa pagpapalang ito. So, pinalad pa rin tayo na repair natin kahit galing sa technician. So, success pa rin po. Ayan, so update ko po kayo after sonic cleaner, then stress test show natin sa inyo, okay? So, update ko kayo later. Bye-bye for now. Ayan guys, so ito na po yung ating update sa ating nire-repair. Ayan, super init po ng panahon. So, alas 7 na po, 7 PM na, OT na lang tayo. So, in-OT ko lang to, tinapos lang natin para... So, babayaran na daw kasi ng customer din, kukunin niya na bukas. Ayan, so in-OT na lang natin. So, mainit po, nakabad lang ako. Okay, so ito yung ating repair. Ayan siya guys. So, show ko lang sa inyo. Ayan. So, pasisya na kayo, nakabata mainit. So, ito na siya guys, okay na. Running na siya, and good, and stress test. So, gigabyte, ayan. So, okay naman yung LED niya. Bagong palit na po yung thermal pad, tsaka thermal paste. Yan, hindi na po, nasonic cleaner na rin natin yung PCB. So, running na siya ng 15 minutes, so stress test. Then, yung ating GPU clock. As you can see, is 1700, memory clock. Yan, tapos yung ating GPU temperature is 71, so mababa lang po siya. Yung pan speed natin is nasa 81%. So, kailangan kaya pa nga 100%. So, yan po. So, specs po ng nire-repair natin na ito ay Gigabyte RTX 3070. GDDR6 po, Samsung Memory, 8GB, 256 bit. So, marami na siyang ano, mga support. Kaya ng OpenCL, CUDA, Direct Compute, DirectML, Ray Tracing, Vulkan, P6, Epin, etc. So, ganyan yung mga high-end na GPU. Mga... Marami na siyang supported na mga applications ng
sa lalo na ng Nvidia chip. So ayan po. So okay na po siya, running in good conditions. Ayan. So ayan po yung ating nire-repair as of today. So pinalitan po natin 'yan, approved naman ng customer lahat-lahat ng babayaran. So ayan po. Galing po 'yan sa technician. Hindi nadali ng technician na nag-repair. So ilan na yung mga sunod-sunod na repair natin na galing sa technician. So hindi nila nadali. So dito sa video card repair, nadali po natin. Na-repair natin siya. Okay na po siya. Ayan guys, paano ba 'yan? So hanggang sa muli, papaalam na po ang video card repair. So thank you for watching. So sa mga bagong salta, don't forget to subscribe, like and comment. Okay? So visit nyo lang din ang ating Facebook group and page. So video card repair. Makikita nyo naman po 'yon. Same logo natin, Workshop Fixer. Ayan. Ayan. So, hanggang sa muli. So, see you on the next repair. Okay? Bye-bye na po. OT time. Bye-bye.